Lahat ng nangyayari ngayon ay in a way nagre-revolve around China din dahil bilang number one na power dito sa region, syempre kailangan siya yung pinakamalakas na economy, pinakamalakas na military, pinakamalakas na political power, no? Uh-huh. At nakikita natin on all three counts nagpaparamdam siya lagi na siya yung number one. Uh-huh, uh-huh, so uh-huh. Ang problema nga lang niya, no? Unlike the US na madaling i-depend dahil both sides ng US dagat, di ba? Pacific, Atlantic. Tapos sa top, nandun ng Canada, sa baba, may dagat yung Gulf of Mexico. Madali siyang depensahan. Uh-huh. Eh, ang China, ang problema niya, yung location niya sa Asian continent, no? Mga three ports nun, surrounded siya ng ibang bansa. No? Uh-huh. So madaling depensahan yun. No? Uh-huh. Ang Russia nasa north, sa east, nandiyan ang India at iba pang mga ibang bansa. Sa bandang south, nandun ang Vietnam. Pero yung kanyang one port, yung tinatawag na south coast ng China, dagat ang katabi. Uh-huh. Nandyan ang Southeast Asia at East Asia. Uh-huh. Sa tingin niya, yan yung mahirap depensahan kasi ang potential niyang kalaban, and ang tingin niya, ang potential niyang kalaban ay US, kayang pumunta ng US doon sa dagat na yon. Ah, no? Dahil sa UNCLOS, dahil sa Freedom of Navigation. Hanggang 12 nautical miles, pwedeng nandun ng US at yung mga barko niya, lalo na yung US Navy. Oh. At pwedeng lumipad ang US Air Force doon sa area na yon. So, syempre, very insecure siya ngayon. Ilalatag lang natin para doon sa ating mga manonood, yung mga nakikinig sa atin, Patpi, itong sunod-sunod na mga ilan sa mga insidente involving yung maritime vessels ng China at saka yung Philippine vessels din. Noong March 20 last year, halos 200, no? Yung swarming, naalala ninyo, yung mga supposed to be fishing apa vessels ito, no? Apa. Pero di umuno naman daw, sabi ng China, ito ay mga fishing vessels na finding shelter from the high seas. Apa. Eh, pero sabi ko, bakit parang militia ito off of Spratly Islands, okay, ano? Tapos ito nangyari, naalala niyo yung hinarang, yung maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre at yung water cannon doon sa may Ayungin Shoal. Susunod dyan, ito naman, yung illegal intrusion. Sabi ng ganun, hindi, innocent passage lang ito na merong Chinese Navy vessel na nakikiraan lang daw. Pero nakikiraan January 29 hanggang February 1, parang tumambay ka. Anong klaseng, tatlong araw. Anong innocent passage yan? Illegal intrusion yan and lingering present. Tapos itong ano, yung ito na, yung close maneuvering. March 2. Na dahil sa panggigit-git nila, how many yards away lang? 21 yards. 21 yards away lang yung Chinese Coast Guard. Ginit-git niya yung ating Philippine Coast Guard vessel. Mm-mm. Hindi tuloy makapagmaniobra, labag yun sa ano, yung sa ano, law ng parang preventing collisions para maiwasan ang banggaan sa karagatan. Okay, Professor J., sunod-sunod ito. Tapos apat itong latest, sinabi na namin kanina, nagsalita na yung spokesman ng kanilang ministry na ano, tayo pang pinapaalis. Ito yung pinakahuling insidente ng panggigit-git nila, ng close maneuvering. Inherent territory daw nila yan. At dapat respetuhin daw ng Pilipinas. Iwasan daw natin yung panghihimasok ng pagpapatrolya nila sa kanilang teritoryo. Yung nangyaring yun, Professor J, anong isasagot natin kapag ganun po ang pahayag ng spokesperson ng mga ng China? Well, ang nakikita po natin dyan parang kinoconsolidate na nila yung kanilang control doon sa Scarborough Shoal, no? Dahil ngayon, ginigit na nila na yan, sasabihin nilang inherent territory daw nila yung lugar. Pero sa katotohanan, never naman silang napunta dyan until 1994, no? Bago po noon, tayo po ang laging nandyan. Ginamit nga natin yan bilang targeting range. Naging partibali yan ng Subic Naval Base noong 1970s and 80s. Actually, mula pa 1960s. No? So, hindi po tama yon. Yan po ang resulta ng pagiging masyadong mapagbigay ng gobyerno nitong mga nakaraang taon, no? Nung mga 5 years ng past under Duterte administration na hindi nila pinapansin ang mga ginagawa ng Chinese dyan. No? So, ayan, parang
base doon sa inaction nung 5 years na yon, parang pinalalabas ngayon ng China, parang pumayag na tayo o kaya nakuha na nila yung lugar. No? Kaya ngayon, tinatawag na nilang inherent territory nila. Oo. Pero ano, Professor, yung maganda lang po doon, base doon sa video na napanood namin, yung Chinese Coast Guard po ang kusang umalis, 'di ba? Hindi siguro parang nagpapa-intimidate lang, 'di ba? Yung linapitan nila ng 21 yards, pero sila naman ang umalis at hindi na rin nila, kumbaga hindi nagkaroon ng face off. Is this kind of a good sign, because at least, 'di ba, hindi nagkaroon ng face-to-face na laban. Although napakalapit nga, 21 yards, at nahirapan ang Philippine Coast Guard. And just for the record, no, 'di ba, parang 100 meters ang laki ng Chinese Coast Guard versus 111 meters, tapos sa atin 45 lang meters. So parang yung double, more than double. Oo. Ano pong masasabi niyo po doon? Intimidation lang, well, yung bang ginawa natin, nila? Po, hindi po natin masasabi na maganda at this point just because parang umalis sila, no? Dahil sa totoo lang, hindi naman natin alam yung buong konteksto nung mismong incident na yon. Nakita natin yung video at nabasa natin yung report ng Coast Guard. Pero ano yan, bale, kumbaga, isang minuto lang yan out of perhaps 24 hours of events, no? So yung konteksto na yon, hindi natin alam. Okay. Isa pa, yung ginawa nila na yon in the first place ay talagang hindi tama. Sila yung nag-set up ng situation, kumbaga kinat nila yung Philippine Coast Guard, no? Kumbaga sa kotse, no? Nag-cut sila sa gitna at muntik na tuloy mabangga, no? Hindi 'yun tamang paggamit ng Coast Guard, no, at ng barko, dahil sabi nga ng Coast Guard, that's in violation of collision regulations, no? Mm-hmm. Sinadya po nila 'yon, no? So kahit umalis sila, parang baka ang konteksto niyan sinampulan lang ng Coast Guard, no? Kumbaga winarning na sa susunod na balik nila ay babanggay na talaga, o kaya, well, hindi natin alam, no? Speculation na yan. So ang importante, yung ginawa nila na yon ay mali talaga, no? Wala silang karapatan dapat para sa atin na gawin yon, dahil hindi nila teritoryo ang Scarborough kundi sa atin. Mm-hmm. Inagaw lang nila. Mm-mm-mm. Ang Panatag Shoal, ang Bajo de Masinloc, located 124 nautical miles west of Zambales, okay, sa ating malapit, at within yung exclusive economic zone ng Pilipinas, within the 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Yung binabanggit nyo na inaction, Professor Jay, makailan, countless diplomatic protests na po ang inihain ng ating Department of Foreign Affairs. Which is, I think, so much, yun lamang hanggang po ang na lang magawa natin. Mm-hmm. Dahil alam natin na ang leader natin, ang Pangulong Duterte po, has been very vocal with yung diplomatic pivot natin pa China and pa Russia, hindi po ba? At I think he was courting from the very start of the administration yung pinangako na ang figures like mga $24 billion worth of loans and grants, which was never delivered anyway, never fully delivered, no? So makikita natin, di ba, yung ano na parang binawi niya na i-abrogate na yung VFA and all that. So taken in the bigger picture, yung vis-a-vis yung sinasabi niyong inaction, isn't that only so much, yun lang naman magagawa natin, dahil iwas gulo tayo, iwas gera tayo, and at the same time, we are courting them as a trade partner, and at the same time, at that time, si Pangulong Duterte didn't want to antagonize China dahil nga may pangako na mga $24 billion worth na tulong sa atin. Opo, pero yun nga, hanggang pangako lang, nanapako. Mm-mm. So walang nangyari dun sa kanyang sinasabi noon nung umpisa pa, na pag daw naging mabait siya sa China, naging mabait tayo sa China, may makukuha tayong ganansya. No? Walang nangyari. Wala naman masyado pala. Ang nakuha natin, utang, dalawang tulay, utang. Mm. Yun siguro, no? Tapos pinagbibili nila yung mga business dito. So in the end, tayo pa yung abonado siguro, abonado. No? Dahil tayo yung nabawasan. Habang sila puro ganansya. Pero in addition to all the businesses and benefits they got from us,
hawak nila yung Scarborough. Yeah. Pero no? Professor, at yung iba pang lugar doon, hindi sila natinag doon. Oo, Professor Jay, yung ating ang ating army, navy, 'di ba? Nagkakaroon na ng modernization. Talagang binubuhusan na po ng pondo, 'di ba, para gumanda po ang mga pasilidad po natin. And then now nag-umpisa na rin yung balikatan. Kasama po diyan yung training at sea, 'di ba? Sa tingin niyo ho ba if ever we're upgrading our equipment, we're upgrading our defense arsenal, and then tinutulungan tayo ng Amerikano para gumaling po tayo, ito ba makakatulong? Do you foresee na there might come a time na talagang magkaroon pa ng aalitan between the US Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard? Tapos ngayon may problema sa Russia at Ukraine, kinatakutan natin na baka ang China makakuha ng signal na maging agresibo, kunin na lang Taiwan at kunin rin nila West Philippine Sea. Lalakas ang loob. Ano kapag po, naging matagumpay ang Russia, yes, no? Oo. Anong po niyo dito? Anong sa tingin po ninyo? Well, talaga pong kailangan gawin 'yon kasi nga hangga't tayo'y nagmamahina o natatakot at nagbibigay, eh kukuha lang sila ng kukuha. Dapat mapakita natin na mayroong hangganan yun, no? Yung pagiging mapagbigay natin, no? Pagdating dito po sa defense especially, no? Yung pong ginagawa natin sa balikatan, yun nga po ay pampalakas nga ng ating capability for external self-defense, no? Mahalaga po yan para mapakita natin na kung sukdulan na, kung kailangan na talaga, no, napipilitan na, talagang didepensahan natin sarili natin, no? Kaya mahalaga po na ipagpatuloy yun. Huwag po tayong magpadala dito sa mga basta kaibigan lang. Ibig sabihin, ipagbibigyan mo na lahat, no? Mm-mm. Kaya nga tayo nasa samantala, eh. Mm-hmm. So dapat medyo rational tayo na hindi, no? Kahit nakikipagkaibigan tayo, sisiguraduhin natin na kung sakaling hindi yun tumalab, kaya pa rin nating depensahan kung anong tama at kung anong atin. Hindi ka dapat maging parang naiisa, nagpapaisa ka, eh. Iniisahan ka, eh. Kahit sinasabi mong makikipagkaibigan ka, so iniisahan ka naman. No? Correct. So huwag po tayo magpadala sa ganun. Yung I think one of the personalities who have talked about forming alliances, no, ang Pilipinas should form alliances with other countries para to temper nga itong aggressiveness ng China. We would paki-educate kami, Professor Jay. Lagi namin naririnig kay Professor Clarita Carlos nagtatanong tungkol dito sa US-led na Quad, no, na alyansa ng US, Australia, Japan, India. Dito sa sa Indo-Pacific region, ano, tapos ang yung AUKUS din, ano, yung Australia naman na walong nuclear powered na submarines, no, alliances with other countries, tapos itong ang mga ano na to, AUKUS, itong Quad, paki-educate nga kami, Professor Jay. Well, una po, no, yung ang background po natin diyan, syempre, no, may ilang malalaking bansa, yung mga superpower na tinatawag natin, no? O mga great powers, no, na napakalakas talaga, katulad nga ng China dito sa Rion na katabi natin, no, andiyan ang China, nandiyan din ang US, no, at saka yung Russia, no. Preoccupied ngayon ng Russia, ang US medyo malayo, nasa kabilang side ng mundo, pero meron silang mga long standing na interest dito sa region. At mayroon tayong alliance nga with the US na matagal na rin, no? Tapos ang China nandiyan, lumalaki at lumalakas, at kumbaga araw-araw talagang pinapakita niya yung kanyang paglakas, no? At pinupursu niya kasi yung interest niya, no? Sa tingin niya dapat kilalanin siya bilang kapantay ng US, no? At para sa kanya bilang rising power, at ang tingin niya, pabagsak na yung power ng US, kaya siya na ngayon dapat ang kumapel na number one sa mundo. Kumbaga. Na superpower, yeah. Siyempre, step by step yan. So, eventually, magiging number one sila sa mundo, yun ang tingin nila. Pero meron siyempre yung intermediate period, no? In the meantime, magpapalakas ka sa region, no? So, ngayon, yun yung nangyayari. Yung magpapalakas siya dito sa region. Gusto niya maging number one dito sa region. At ang tingin niya dapat paghatian nila ng US
itong mundo, ika nga, mm-hmm. ang US doon na lang sa side niya, ang China dito sa side niya, no? Mm-hmm. Dito sa Southeast Asia, East Asia, etc. Dapat siya yung kilalaning number one, no? So parang ganun, no? So itong mga maniobra niya, itong mga polisiya niya, foreign policy, yung kanyang mga economic policy, are all intended to make them number one in the region. No? At ang region na to, walang biro, napakalakas nitong region na to ng Asia. Kasi karamihan ng tao, karamihan ng bansa, karamihan din ng merkado, nandito sa Asia Pacific na tinatawag. No? At marami doon, nandito sa region nga ng East and Southeast Asia, sa population pa lang. So lahat ng nangyayari ngayon nagre-revolve around China din dahil bilang number one na power dito sa region, syempre kailangan siya yung pinakamalakas na economy, pinakamalakas na military, pinakamalakas na political power, no? Uh-huh. At nakikita natin na on all three counts, nagpaparamdam siya lagi na siya yung number one. Uh-huh, uh-huh, so, ang problema nga lang niya, no? Unlike the US, na madaling i-depend dahil both sides ng US dagat, di ba? Pacific, Atlantic. Tapos sa top, nandun ng Canada, sa baba, may dagat yung Gulf of Mexico. Madali siyang depensahan. Uh-huh. Ang China, ang problema niya, yung location niya sa Asian continent, no? Mga three ports noon, surrounded siya ng ibang bansa. No? Mm-hmm. So madaling depensahan yun. No? Mm. Ang Russia nasa north, sa east, nandiyan ang India at iba pang mga ibang bansa. Sa bandang south, nandun ang Vietnam. Pero yung kanyang one port, tinatawag na south coast ng China, dagat ang katabi. Mm-hmm. Nandiyan ang Southeast Asia at saka East Asia. Mm. Sa tingin niya, yan yung mahirap depensahan kasi ang potential niyang kalaban, and ang tingin niya, ang potential niyang kalaban ay US, kayang pumunta ng US doon sa dagat na yon. Uh-huh. No? Dahil sa UNCLOS, dahil sa Freedom of Navigation. Hanggang 12 nautical miles, pwedeng nandun ang US at yung mga barko niya, lalo na yung US Navy. Uh-oh. At pwedeng lumipad ang US Air Force doon sa area na yon. So, syempre, very insecure siya ngayon. Uh-huh. Unlike the other parts of China, yung sa northwest and southwest, dahil may ibang mga bansa doon, hindi makalapit ang US doon. Oo, landlocked eh. Oo. Pero dito sa southeast, ayan, dahil dagat yan, pwedeng lumapit ang US. Yan ang magiging Achilles heel niya if ever. Yun ang kinakatakutan niya. Opo. Weakness niya. So, hindi very insecure siya. Yeah. And ang solusyon niya para nga maprotect ang sarili niya is kailangang makontrol niya yung South China Sea at saka East China Sea at Yellow Sea. No? Ayaw niya yung current rules ng UNCLOS na which allow the US to be present there exercising freedom of navigation. So kailangan kontrolin niya yon. Para makontrol niya yon, kailangan ma-impluwensya niya, kailangan hawak niya sa liig, ika nga, yung lahat ng mga bansa na nandun. Mm-mm. Katulad ng Vietnam. Pilipinas, Taiwan, Japan, yan yung tinatawag nilang first island chain. Mm-mm. Opo. Mm-mm. So yung polisiya niya is to try to always palakasin yung impluensya na yon. Mm-hmm. At yung impluensya na yon, hindi siyempre ginagamit niya lahat ng paraan, economic, military, political. Mm-hmm. No? Kaya yun, yung mga nangyayari lately, talagang lalo dito sa Pilipinas, parang isang magandang example yon yung kung paano niya ginagamit yung influence niya para nga makuha yung influence na yon sa Pilipinas. Dati tayo hindi nila matinag dahil masyado tayong close sa US. Yeah. Ngayon, parang feeling nga, dahil nga sa administration ngayon, nakuha niya. No? Which will end June 30. So the next president should be pro-America again. Suggestion ninyo? Lalo na magkakaroon ng halalan eh. Susunod na magiging leader ng ating bansa. No? Mm. Di naman natin masabing pro-American na kumbaga amboy na talagang American stooge. Hindi yun ang hanap natin kasi meron ding disadvantage yun. No? Yes. Pero ang dapat isipin natin, ano yung values? Mm. No? Ang dapat nasusunod na liderato natin ay yung values niya, yung mga minimity niya na paniniwala, dapat mas malapit doon sa matagal na rin nating values. Yung kunwari, yung kalayaan, no? Yung pagiging
pagiging equal with other nations, yung walang nangingibabaw. Mm-hmm. No? Kasi sinasabi natin national sovereignty, anong klaseng sovereignty yan kung sunod-sunuran ka lang doon sa pinakamalakas na bansa sa neighborhood, no? Mm-hmm. Yun, no? Dapat ganun yung values. No? And let's face it, yung values na yon ay closer, ay mas malapit doon sa values na ng democracy, no, ng freedom and free trade na pinakalat ng US after the Second World War. Iba yung sa China. Sa China, yung tinatawag na, sabihin natin parang Confucian meritocracy, no, yung sa kultura nila, kumbaga parang pamilya, magkakasama nga kayo sa angkan, pero yung padre de familia lang ang magdidesisyon at lahat dapat sumusunod sa padre de familia. Patriarchal. Para kanon, patriarchal. No? Yes. So pati yung attitude niya sa geopolitics, ganun din. Kaya ang China dapat, at pinipilit niya, sinabi na rin niya before, no? At one point sabi ng foreign minister na nagalit sa komento ng Singapore, ano daw, some countries are big, some countries are small, and that's a fact. Mm-hmm. No? Parang pinalalabas niya na dapat yung small countries magdi-defer, no? Sa kanya. Countries. Sa malaki. Malakas. Professor J. Tapos, sa community of shared interest, again, yung idea na yon is parang yung Confucian meritocracy na naman, na yung head ng family dapat yung sinusunod. Pinapababay na kami sa iyo, Professor J. Pero si Singe, ang ganda nito, ang ganda ng discussion, Nabibitin ako, pero I have one last question. Pero sa mapapagalitan ako because isisingit ko yung one last question, nagpapabaw. Pero yung kasi 3 weeks ago, nagsalita ang Pangulong Duterte na kailangan daw i-honor natin yung agreement natin with China for joint exploration sa West Philippine Sea for oil and gas. Mm-hmm. No 2018, nagkapirmahan ng Memorandum of Understanding to create yung framework map for future negotiations. Is the next administration, how binding is this, gano'n tayo katali M-O-U. Dito sa isang memorandum of understanding into the next administration? Short answer lang, Professor J, kasi pinapagalitan ako. Opo. Hindi po yun kontrata, actually. Yes. Memorandum of understanding lang. At sabi nga ni Secretary Locsin, it is an agreement to agree. So, framework lang yon para mag-negotiate. Wala pang final na kasunduan. Kaya hindi ko rin po alam yung sinasabi niyang word of honor daw na To honor this agreement. Mayroon ibang agreement na siyang iniisip. Yeah. Pero hindi po yun. So at least we're not tied to that contract. It's correct. An agreement to agree. Yeah. Huh? Yung sabi mo, Professor Jay? Okay. And since his term is ending, bye-bye. Ay nako, lagi kaming bitin kapag kausap namin. Pero how interesting, no? Grabe talaga. Geography. Maganda yung pag-usapan, geography. Pwede ba mag-sit-in sa class mo? Sa UP. Actually po, sabbatical na po ako. Kaya sabbatical! Buti ka pa! Sige po. Professor J, thank you very much. Thank you very much for that very informative update. Ayan, maganda. Thank you very much, Professor J. Welcome po. Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.